karaniwan na nating naririnig, lalo na sa mga matatanda na walang ibang mas makapangyarihan sa taimtim at taos-pusong pananalangin. Ito ang takbuhan ng napakaraming tao, lalo na ng mga nawalan na ng pag-asa at tiwala sa mundong ito. Ngunit hanggang saan ang tibay ng iyong pananampalataya? Hanggang saan ka magtitiwala sa tulong at gabay ng may lika? Ang kasaysayang matutunghayan natin ay karanasan ni Gabriel, isa sa ating taga-subaybay na tahimik na nakikinig sa ating mga kwento. Naganap ito sa tahimik at napakagandang bayan ng Estancia, Iloilo. Taong 1978, ating pakinggan ang kanyang kwento. Isang mapayapang araw po sa inyo, Kalakbay. Karangalan ko po bilang isang masugid niyong taga-subaybay kung sakaling mapaunlakan niyo ang aking kwento sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang akong Gabriela. Ang ikukwento ko po sa inyo ay personal kong karanasan sa mga kinatatakutang aswang ng Iloilo. 20 anyos na po ako ng mga panahong ito. Kasagsagan ng mga ligawan at pangharana. Lumaki po ako sa pamilya ng mga musikero. Kung kaya't hindi naman po sa pagmamayabang, ay sukoy kami sa mga tanghalan sa mga barangay, maging sa mga harana. 8 anyos pa lamang kasi ako ay natuto na akong tumugtog ng gitara. Masasabi kong isa ito sa mga katangiang meron ako na nakakalamang sa ibang kalalakihan. Isang partikular na araw. Sa pagkakatanda ko ay Linggo ito dahil sa nakatakdang umalis ang mga magulang ko upang magtungo ng simbahan para sa isang dadaluhan na binyagan. Ako naman ay nasa bahay lamang at inaabala ang sarili sa pagtugtog ng gitara. Nang marinig ko ang tinig ng aking kaibigan si Andres, "Gabriel, may gagawin ka ba mamayang hapon? Iimbitahin sana kasi kitang sumama sa gagawin namin pagharana kila Consolacion. Hindi kasi makakasama si Mang Carding. Siya pa naman ang inaasahan kong tutugtog ng gitara. Kaya nagbaka sakali ako na baka mapaunlakan mo ang imbita ko." Wika ni Andres sa akin. Yun nga lang ay bihira din kami mag-usap, gawa ng abala ito sa mga gawain bukid. Magkagayon pa man ay maayos naman ang aming samahan, kung kaya't wala sa aking problema ang nasambit nitong harana. Dahil nga sa wala naman akong gagawin, at maging ako man ay nababagot din sa aming tahanan, ay umuwi ako dito. Ayon pa kay Andres ay dadaanan nila ako sa bahay bandang alas 4 ng hapon. Nasa kabilang barangay pa ang bahay ni Consolacion, ang dalagang napupusuan nitong si Andres. At dahil nga sa maglalakad lamang kami, ay nasa isang oras din ito sa katamtamang bilis. Sumapit ang hapon, Kalakbay. Nag-abang ako sa may tarangkahan ng aming tahanan. At maya-maya nga ay natanong ko na si Andres. Posturang postura ito, kasama ang dalawang pinsan lalaki. Sa isip ko pa ay tila nag-ipon ito ng lakas ng loob kung kaya't nagsama ng mga padrino. Samantala ay kinuha ko naman ang isa sa apat na gitarang naroon sa bahay. Pinili ko ang sa tingin ko ay ang pinakamagandang tumunog, para naman hindi kami mapahiya sa pamilya ng dalaga. Habang kami ay nasa daan, ay paulit-ulit na kinakabisan itong si Andres ang mga sasabihin oras na makaharap niya na ang mga magulang ni Consolacion. Maging ang tamang bigkas ng mga salita at kataga, sa aawitin ay paulit-ulit kong naririnig na kinakabisan nito. Bakas ang kaba sa mukha ng aking kaibigan. Ngunit hanga ako dito, nang dahil sa kahit papano ay alam kong sensero ito sa kanyang pakay sa dalaga. Noong araw kasi ay isa si Consolacion sa mga dalagang madalas haranahin ng mga kabinataan sa aming lugar. Lubhang mayumi ito at napakahining kumilos. Kaya naman madalas sa mga kalalakihan ay nabibigani dito kapag nasilayan ang mga ngiti at marinig ang tinig. Subalit para sa akin ay labis ang ganda nito, kung kaya't hindi ko pinangarap na ligawan ng dilag. Si Andres naman ay may pagkamistiso, kung kaya't bagay lamang siya sa dalaga. Madilim na po nang sapitin namin ang bukana ng tahanan nitong dilag. Nakailang awiting kundi man din kami, bago kami inimbitahan ng mga magulang nito. Wari ko pa ay nawili ang mga ito sa mga awiting inihandog namin.
Naisip ko pa ay marahil na napansin nilang bagya na kaming nangangalay sa matagal na pagtayo sa harap ng bahay nila kung kaya't pinapasok na kami. Kalakbay, likas pong mahiyain ako. Nawawala lamang ito sa oras na ibuka ko ang bibig ko sa pag-awit at pagtugtog. Ngunit sa akong ordinaryong pag-uusap ay salat ako sa karanasan. Ngunit ang makita ang mga ngiti sa labi ng dalawang taong tila umiibig sa isa't isa. At alam mong parte na ng kadahilanan upang matupad ang minimithing pagtatangi ng kaibigan mo ay isang napakalaking tagumpay na din para sa akin. Halata namin magkakaibigan ng galak sa mukha ng dalaga at ng mga magulang nito. Kilalang masipag si Andres at magalang na binata. Maging ang mga magulang nito ay iginagalang sa aming barangay. Kung kaya't marahil ay naging karagdagang puntos ito sa binata sa panliligaw. Ngunit walang dalaga noong araw ang makukuha mo sa isang gabing panghara na lamang. Sa madaling sabi kalakbay, ay nakailang ulit na bumalik si Andres sa bahay nila Consolacion. May mga pagkakataon na dalawa na lamang kami nagtutungo doon. Hindi ko naman magawang tumanggigawa ng mabait naman itong si Andres. Sabado ng gabi, araw na sana ay pahinga ko na. Ngunit kagaya ng inaasahan ko ay naroon si Andres. Pero hindi para isama ako sa pangaharana. May kasiyahan daw kasi sa barangay nila Consolacion. At ang kanyang ama ang punong abala sa pagdarawas. Kung kaya't upang maipakita ang suporta, ay kinakailangan magtungo doon ng aking kaibigan. Ayon pa kay Andres ay sinubukan niyang puntahan ang kanyang mga pinsan. Ngunit pareho itong hindi pwede. Magkagayon nga ay ako ang pinakiusapan itong sumama sa kanya. Hindi man ako handa ay wala akong nagawa. Habang nasa daan ay may iilang tao din kami nakakasalubong at nakakasabay. Bandang kalahatian na ng paglalakad namin ay nakaramdam ako ng pagkaihi kung kaya't huminto muna kami. Naghanap ako na maiihian. Pinalaki ako sa mga pamahiin at paniniwala kung kaya't iwas na iwas akong umiihi sa mga puno at umbok ng lupa. Nang matapos ay madali na kaming naglakad na muli. Malapit na kami nito sa mga kabayan. Nang may makasalubong kami na isang bata, labis kami nagtataka ni Andres dahil sa mag-isa lamang itong naglalakad. Sa tansya ko ay nasa 8 anyos pa lamang ang bata. Babae ito at napakahaba ng buhok. Sinubukan pa nga itong tawagin ni Andres upang sana sabihan na huwag maglakad ng mag-isa lalo na't gabi pa. Kahit noon kasi ay uso na din ang mga masasamang isipan ng iilang tao sa aming lugar. Ngunit tinitigan lamang kami ng bata at nagwika na kami daw dapat ang mag-ingat. Pero dahil nga sa bata lamang ito, ay hindi na namin pinansin pa. Subalit rumehistro sa isipan ko ng mga panahong iyon ang mukha ng bata na may nakakalokong pangisi habang sinasambit ang mga katagang. Kayo ang dapat na mag-ingat. Bandang mga alas 9 na nang makarating kami sa bahay nila Consolacion. Naroon ang dalaga kasama ang ilang kababaihan sa kanilang lugar. Masayang nagmamasid sa mga panauhin. Nasa isang pwesto ang mga ito at naguumpukan habang ang karamihan sa naroroon ay abala sa kainan at pagpapalitan ng mga kuro-kuro. Hindi ko po alam kung ano ang posisyon ng ama ni Consolacion sa kanilang lugar. Ngunit masasabi kong isang mahalagang tao ito nang dahil sa naroon ng ilan sa mga kilalang tao sa aming bayan. Hinayaan ko muna si Andres na makasama si Consolacion. Habang ako naman ay pilit na umiwas sa mataong lugar at naghanap ng medyo tahimik na lugar. Napunta ko sa isang parte sa labas ng bakuran nila Consolacion, kung saan naman ay may isang mahabang upuan na gawa sa kahoy. Nasa ilalim ito ng isang mayabong na mangga. Nasabi ko pa sa sarili ko na sa wakas ay natahimik din ang paligid. Bagamat bahagya ko pa namang naririnig ang mga tawanan at kwentuhan ng mga tao, subalit mahina na lamang ito at nagawa na namang kumalma ng utak ko. Sa katahimikan ay bigla akong dinalaw ng antok. Tila baga biglang bumigat ang mga talukap ng mga mata ko at hindi ko mapigil ang labis na antok na nararamdaman.
kung alam niyo po yung pakiramdam na pilit na nilalabanan ang pagpigit ng mata, subalit mas malakas ang hatak ng antok na nararamdaman. May't maya ang pagpigit ko nito. Napapadilat na lamang ako kapag napapasandal ako sa puno. Iyo, bakit dito ka natutulog? Delikado dito sa labas. Mag-isa ka lang ba? Ang mainam pa ay doon ka na magpahinga sa loob ng bahay nila Dante. Wika ng isang matanda na ang tinutukoy ang bahay nila Consolacion. Sa tantsa ko ay nasa edad 70 na ang matandang lalaki. Ayon pa dito ay kanina niya pa ako pinagmamasdan mula sa kanyang upuan sa loob ng bakuran nila Consolacion. Nang makapasok na kami sa bakuran ay saka lamang nito sinabi sa akin ang nasaksihan. Kanina pa kita pinagmamasdan, iyo. Hindi ko alam kung naramdaman mo ba o napansin man lang. Ngunit may isang nilalang ang kanina pang dumudungaw sa'yo mula sa itaas ng puno ng mangga. Kung tama ang hinala ko ay isang aswang ang binabalak sana kang patulugin. Naglakas lamang ako ng loob na puntahan ka nang may mada ang kalalakihan sa harapan mo at nawala ang nilalang. Hindi ba kayo nasabihan sa napapabalitang aswang na gumagala sa kahabaan ng daan ng barangay na ito papunta sa kabilang baryo? Mahabang saad ng matanda na nagpakilalang si Lolo Mando. Ayon pa dito ay ilang gabi na ang nakakaraan nang may mag-asawang mabiktima ang aswang. Buntis ang babae at magtutungo sana sa paanakan, lula ng kanilang kariton na hila-hila ng kalabaw nang dumugin ang mga ito ng aswang. Nabuhay yung lalaki ngunit hindi pa nahanap ang asawa nitong buntis. Hindi naman ako nagtaka pa kung bakit hindi ko ito nabalitaan. Nasa loob lamang kasi ako ng bahay. Hindi din mahilig ang mga magulang ko sa pakikipagchismisan sa labas. Kung kaya marahil hindi ito nakaabot sa aming kaalaman. Subalit duda naman akong hindi ito alam ni Andres. Sa isip ko pa ay marahil na inilihim na lamang ito ng aking kaibigan sa akin. Nang dahil sa alam niyang hindi ako sasama sakaling na lamang ko to. Duda ko pa ay ito din ang dahilan kung bakit tinanggihan siya ng kanyang mga pinsan. Subalit sadyang humaling sa pag-ibig sa dalaga si Andres, kung kaya't marahil hindi niya alintana ang banta ng aswang. Kalakbay, sinubukan kong imungkay sa matanda na ipaalam na sa mga naroon ang kanyang nakitang aswang. Ngunit sabi lamang ni Lolo Mando ay ayaw niyang sirain ang gabi ng kasiyahan, lalo bang't may ilang mahalagang panauhin. Dagdag pa nito na kahit naman ipaalam namin ito, ay mabilis lamang na magbabalat kayo ang aswang bilang isang normal na residente. Natakot naman ako sa narinig. Kung magkagayon ay maaaring isa sa mga nasa handaan ng aswang. Napaisip pa nga ako na paano kung mismong si Lolo Mando ang aswang. At kinukuha lamang nito ang tiwala ko tapos ay bigla na lamang akong bibiktimahin. Ngunit matapos naman ang pag-uusap namin ay nagtungo na ito sa loob ng bahay at kinuusap ang ilan sa mga bisita. Ako naman po ng mga sandaling iyon ay napaisip bigla. Paano ang gagawin namin ni Andres sa oras na kailangan na namin umuwi? Alam kong walang ibang tao ang makakasabay namin pag-uwi, gawa ng mga taga-roon lamang ang bisita. At ang ilan ay iba din ang daang tatahakin papunta sa bayan. Kalakbay, nang sandaling iyon ay inisip ko na sabihin na lamang ni Andres na doon na kami magpaumaga sa bahay nila Consolacion. Subalit hindi ito nangyari. Bukod sa pangit tignan ng pagtulog ng dalawang lalaki sa bahay nitong nililigawan ni Andres, ay gusto talagang umuwi ng kaibigan ko. Nang kausapin ko naman ito tungkol sa aswang na napapabalita, ay umamin itong noong umaga pa lamang ay binalaan na siya ng mga pinsan niya na huwag nang pupunta pa kaila Consolacion. Ngunit hindi ito nakinig. Inamin din ni Andres na noong isang gabing mag-isa siyang nagpunta sa nililigawan, ay may nakasalubong siyang isang malaking itim na aso nang papauwi na siya. Mangyari lamang na may mga napapadaang magsasaka kung kaya't biglang nawala yung aso. Bagya naman akong nadismaya. Sa kabila ng banta ng peligro, ay hindi isinaalang-alang ni Andres ang aming kaligtasan, makita lamang ang babae. Sinabi ko pa sa sarili ko
na iyon na ang huling gabing sasamahan ko siya sa panliligaw. Matino pa ang isip ko at mas mahalaga sa akin ang aking buhay. Di bali nang sumama ang loob niya sa akin, ang mahalaga ay ligtas ako. Sinubukan ko namang hagilapin yung matanda. Gusto ko sanang hingin ang kanyang opinyon at itanong na din kung ano ang mabisang panlaban sa aswang na maaari kong dalhin sa pag-uwi namin. Ngunit hindi ko na ito nakita pa. Tanging naalala ko lamang base sa mga kwento ng matatanda ay asin at bawang ang mga mabisang pangontra dito. Ngunit diskumpiyado ko sa kung paanong maitataboy ng asin at bawang ang isang halimaw. Magkagayon pa man ay nakisuyo ko sa mga naninilbihan sa handaan ng kahit isang dakot ng asin. Naalala ko pang pinagtawanan ako ng mga ito nang sabihin kong pangontra sa aswang kaya ako nanghihingi. Malalim na ang gabi nang magpaalam kami sa mag-anak. Kaunti na lang din ang mga naroong bisita. Sa daan ay maya't maya ang paglingon ko sa likuran namin. Siguro ay hindi nyo rin po ako masisisi, Kalakbay. Kung kayo din ang nasa posisyon ko, na alam mong anumang oras ay maaaring dumugin ka na lamang ng aswang, ay magiging balisa ka din po. Si Andres naman ay tila hindi nababahala sa usapin ng aswang. Masaya lamang ito dahil sa matagal niyang nakausap ang dalaga. Habang ako ay pawisan at halos mabingi na sa lakas ng pagkabog ng aking dibdib. Nag-umpisang lumambig ang paligid at tila may mga naririnig na akong kalusko sa magkabilang gilid ng daan na noong araw ay talahiban lamang at malawak na kawalan. Sa daang ito ay naranasan ko ng gabing iyon ang isang tagpo sa buhay ko na sa tuwing babalikan ko ay tila kahapon lamang naganap. Siguro ay nasa 15 minuto na kami naglalakad nang may makasalubong kaming tatlong tao. Nakayuko lamang ito at tahimik na naglalakad sa kabilang banda ng daan. Sinusubukan kong tignan ang mga mukha, subalit dahil sa dilim ay hindi ko maaninag. Maging si Andres ay nakatingin sa tatlo, gawa ng may kakaiba sa paraan ng kanilang paglakad. Sabay-sabay, marahan at tila anumang oras ay bigla na lamang kaming dudumugin. Sa kabutiang palad po ay nilampasan lamang kami nito. Pero Kalakbay, nung nasa 30 minuto pa lamang siguro ang nakakalipas, nang muli naming masalubong ang mga ito. Parehong sitwasyon. Marahang naglalakad at sabay-sabay. Nakayuko subalit ramdam kong nasa amin ang mga atensyon nito. Kaya naman mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon. Muli ay nilampasan kami ng mga ito at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Nang makalampas ito ay parehong bumilis na ang lakad naming dalawa ni Andres. Tapos ay hindi na kami nag-iimikan. Nakatuon lamang ang aming atensyon sa paglalakad. Kalakbay, hindi ko alam kung halusinasyon ko lamang ang nangyari o kung anong hindi maipaliwanag na kababalagan. Ilang minuto pa ang lumipas, ay bagya ko nang natatanaw ang malamlam na ilaw mula sa aming barangay. Hanggang sa maramdaman ko noon na tila may kasunurang kami naglalakad. Pero sana ay hindi ko na lamang iyon nilingon pa. Paano kasi naroon na sa likuran namin yung tatlong taong naglalakad at nakasunod sa amin? Sa takot naming dalawa ni Andres ay ganun na lamang ang karipas namin ng takbo. Todo sigaw ko at pagingi ng tulong. Kahit hindi ako madasalin ay tila nagbalik sa alaala ko ang mga dasal na itinuturo sa paaralan. Paulit-ulit kong sinambit ang mga naalala kong dasal habang habol ang paghinga ko. Ito namang si Andres ay todo karipas at iniwan ako. Habang sa likod ay kita kong tumatakbo na rin yung tatlong misteryosong nilalang. Ito ang kauna-una ang makakita ko ng ganong uri ng mga nilalang. Kakaiba ang mga tunog na nagmumula sa mga ito. Wangis silang tao. Ngunit tila may pagkakawig sa mga baboy ang mukha ng mga ito. Totoong aswang ang humahabol sa amin at seryoso silang gusto kaming dumugin nang dahil sa tila mga baliw itong kumakaripas ng pagtakbo para maabutan kami. Hanggang sa naalala ko yung dala kong isang dakot ng asin. Hindi mang ganong kakumbinsido sa bisa nito. Pero ano ba naman ang mawawala kung susubukan ko? Wika ko pa sa aking isipan. Isa pa ay desperado na akong makaligtas ng gabing iyon.
kung kaya't sigurado ko na kahit ano pa yan basta't magagawang itaboy ang mga aswang ay gagawin ko. Isinaboy ko ang asin sa mga humahabol sa amin. Kasama ng supot ay buong lakas kong sinikap na patamaan sila ng mga butil nito. Bahagya naman silang napatigil sa ginawa ko dahil sa marahil ay nagulat sila o nabahala sa ginawa ko. Pero kalakbay, sa personal kong karanasan ay hindi takot sa asin ang mga nakasagupa naming aswang. Walang naging epekto sa kanila ang asin o marahil ay hindi sapat ang dami ng dalawang asin kung kaya't hindi sila naapektuhan nito. Magkagayon pa man ay malaking bagay na ang ilang segundong paginto nila sa paghabol. Mabuti na lamang at ng mga tagpong iyon ay sa hindi ko malamang himala ay naroon ang mga tanod at nagkataong rumoronda sila sa barangay. Nakita nila ang tatlong nilalang na humahabol sa amin. Subalit mas nasurpresa pa ako sa ginawa ng mga ito. Nakisabay po sila sa pagtakbo namin. Buong akala ko ay ligtas na kami gawa ng may kasama na kaming mga tanod na magtatanggol sa amin. Subalit ang apat na tanod na nakita namin ay nakikipag-unahan pa sa amin sa pagtakbo. Sa kabutihang palad ay bigla na lamang huminto ang mga ito nang makapasok kami sa aming barangay. Siguro para sa akin kalakbay ay normal lamang ang naging reaksyon ng mga tanod. Walang matinong tao ang gagawing salubungin ang tatlong aswang na ganun ang itsura. Mapalad pa rin naman kami dahil sa nagawa namin makaligtas. Ngunit simula po noon ay hindi na ako sumama pa kay Andres kapag gabi ang lakad nito. Ilang araw ang lumipas ay nakaramdam ako ng panghihina sa aking katawan. Unti-unti ako nagkakasakit at namamayat. Sinubukan pa akong patignan sa doktor. Ngunit tama po kayo. Walang nakitang sakit ang doktor. Wika pa nito sa aking mga magulang ay labis na pagod at puyat lamang kung kaya't nagkakasakit ako. Subalit para sa akin ay hindi ito simpleng pagod at puyat lamang. Tila mas naging nerbyoso ko at may at may nagugulat. Hindi ko din magawang maligo. Dahil kahit pa magpainit ng tubig ay tila ginaw na ginaw ako. Maging ang pagkain ay kinatatamaran ko na din po. Ilang araw akong ganito at may mga gabing minsan ay nagigising ako sa pag-aakala na may malaking itim na ibon ang nakadapo sa bubong namin at gusto akong kunin. Nababahala na ako sa kalagayan mo, anak. Lubog na ang mga mata mo na hindi ka na halos kumakain. Ano bang ginawa mo at nagkaganyang ka? Naiiyak na sambit ng aking ama. Hanggang sa may isang kaibigan itong si tatay na nagmungkay na bakit daw hindi namin subukang sumangguni sa isang albularyo. Marahil po kalakbay ay iniisip nyo at ng ating mga tagapakinig kung bakit hindi agad ito naisip ng mga magulang ko. Ito po ay dahil sa mga relihiyosong tao ang mga magulang ko at hindi sila naniniwala sa mga bagay kagaya ng aswang at mga kulam. Palagian ko rin naririnig sa nanay na ang taos-pusong pagdarasal lamang ang kailangan namin upang bumuti ang kalagayan ko. Hindi ko naman ito tinututulan. Gawa ng totoong mabisa ang pagdarasal. Subalit naniniwala din ako sa kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Paano kung ang sagot sa dasal namin ay ang kaibigan ni Itay na nagmukhay na magpatingin kami sa albularyo? Mabuti na lamang at naroon ang tiyahin ko na kapatid naman ng tatay ko. Ito na ang nagpresenta na sasama sa akin sa kakilala nitong albularyo na tagaroon lamang sa aming barangay. May ilang mga orasyon at pagsasagawa ng mga tinatawag nilang ritual ang ginawa sa akin ng albularyo. May mga pagpapausok pa at kung ano-ano pang ipinahid sa akin. Kakaiba ang karanasan na magamot ng isang lehitimong albularyo. Hanggang sa matukoy di umano nitong matanda ang sanhi ng aking pagkakasakit. Namarkahan umano ako ng isang aswang at unti-unti ako nitong pinapatay mula sa loob ng aking katawan. Nang ikuwento ko ang malaking ibon na tila madalas na dumadapo sa aming bubong na minsan pa ay sumisilip sa bintana ay nakumpirma nito na aswang ang may gawa ng karamdaman ko. Tatlo lamang ang pumasok sa aking isipan ng mga sandaling iyon. Ang batang may nakakatakot na pagngiti
na nasa lubong namin ng gabing magtungo kami sa kabilang barangay. Ang aswang na dumudungaw sa akin mula sa puno noong minsang naupo ako at ang tatlong aswang na humabol sa amin ni Andres. Pero hindi ko matukoy kung sino sa kanila. May mga ibinigay sa akin inumin na makakatulong di umano sa paglaban sa karamdaman ko. Umasa naman ako na sa pamamagitan nito ay maiibsan na ang hirap na nararamdaman ko. Pero kalakbay, alam kong hindi tama. Subalit may punto sa aking buhay noon na may sakit ako at naitanong ko sa Diyos kung bakit ako dinapuan ng sakit na dulot ng mga aswang at bakit hindi na lamang si Andres. Tutal ay siya naman ang dahilan ng pagpunta-punta namin sa kabilang barangay. Dumating pa sa punto na naisipan ko na bakit kaya hindi ko na lamang tuldukan ang paghihirap ko at wakasan na lamang ang sarili kong buhay. Ngunit laking pasasalamat ko sa mga magulang ko at mga kapatid. Hindi sila nawalan ng pag-asa na gagaling ako. Sa araw-araw ay walang mintis ang pag-inom ko ng mga kakaibang halamang gamot na sobrang pakla at tila hinahalukay ang sikmura ko sa tuwing iinumin ko. Niminsan naman po ay hindi ako nagawang dalawin o kamustahin man lamang ni Andres. Sa isip ko ay sigurado nahiya rin ito sa sinapit ko. Isang umaga noon, nagimbal ako sa nalaman. Naroon ang pinsan ni Andres. Ayon dito ay magtatatlong araw nang hindi umuuwi si Andres simula nang magtungo ito sa kanyang nililigawan. Ginawa ng tunguhin ng pamilya nito ang mag-anak sa kabilang barangay. Subalit walang maisagot ang mga magulang ng kanyang nililigawan. Maayos daw kasi nagpaalam sa kanila si Andres at may araw pa nang umalis ito sa kanilang bahay. Kung kaya't maging sila ay nagtataka kung anong nangyari sa binata. Nagsagawa naman ng magkatuwang na paghahanap ang aming barangay at ang barangay nila Consolacion upang mahanap ang nawawalang si Andres. Ngunit sa tatlong araw na pag-iikot hanggang sa kasalukuyan ay wala silang nakita. Ako naman po noong puntong iyon ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Medyo nagagawa ko ng ngumiti at kumain. Hindi na din gaanong madilim ang paningin ko kumpara noong sobrang malbuha pa ang karamdaman ko. Tila umeepekto na ang gamot na mula sa albularyo sa isip-isip ko. Hanggang isang hapon noon, habang nagmimeryenda kami sa may sala, ay may nagtao po sa labas ng bahay. Isang matandang lalaki at nanghihingi ng tubig na maiinom. Ayon dito ay maghapon na siya naglalakad at uhaw na ito. Agad naman itong binigyan ng nanay na maiinom at inabutan ng makakain. Ngunit nagtaka sila nanay nang hindi ito umalis sa may gate namin. Nakatayo lamang at tila may hinihintay. Nang muli itong tanungin ng tatay kung may kailangan pa, ay saka pa lamang ito tumalikod at naglakad. Hindi ko na nakita ang mukha ng matanda gawa ng nakaharang sila tatay sa pinto. Kinagabihan noon, nagising ang lahat sa bahay nang bigla na lamang akong napasigaw. Sa panaginip ko po kasi ay naroon na naman ang ibon at kukunin ako. Sobrang taas bigla ng lagnat ko noon at tila napapraning ako ng pagkakataong iyon na maya't maya ang lingon ko sa paligid. Nakiusap pa akong isara nila ang bintana at takpan ng kung anong pwedeng iharang. Binata na ako subalit walang katulad ang takot na nararamdaman ko noon. Hindi na po naghintay sila tatay na mag-umaga. Isinugod nila ako sa ospital ng gabi ding iyon. Subalit nakiusap ang tiya ko na sa albularyo ako dalhin bago sa ospital. Diyamak na mas malapit ito at may kutubang tiya na aswang na naman ang dahilan nito. Hindi nga nagkamali si tiya. Ang matandang nanghingi ng tubig noong hapon ay isang aswang. Ngunit bakit nga ba ayaw akong tantanan ng mga aswang? Anong meron sa akin at sa dami ng mga tao sa amin, ay bakit ako ang pilit na pinupuntirya ng mga ito? Kalakbay, ipinaliwanag ito sa amin ng manggagamot. Ayon dito, oras na malagyan ng marka ng aswang ang isang tao, hindi titigil ang mga ito hanggang sa makuha nila ang minarkahang biktima. Tanging ang pagsupil lamang sa mga ito ang paraan upang matigil ang pangangaswang sa akin. Ayon pa sa matanda, kung magagawa naming patayin ang mismong naglagay sa akin ng marka, ay titigilan na ako ng mga ito. Pero tila ba naging paligsahan sa mga aswang
ang kung sino ang unang makakapambiktima sa akin. At sa palagay ko ay ganito din ang nangyari kay Andres. Ang pinagkaiba lamang namin ay halos hindi ako lumalabas ng bahay habang siya naman ay maya't maya ang pagpunta sa kabilang baryo kung kaya't agad siya nabiktima. Sa bahay na kami ng matandang albularyo nagpaumaga kasama ang tiya habang sila tatay naman ay bumalik sa bahay nang dahil sa walang kasama ang mga kapatid ko. May isang ritual na ginawa ang matanda na umano ay magpapahirap sa aswang na may gawa nito sa akin. Ayon sa matandang albularyo ay oras na magawa niyang kumonekta sa aswang ay magagawa niya itong paslangin kaagad. Ngunit labis na pasakit ang idinulot nito sa katawang ko. Gawa ng ang katawang ko po ang gagamiting tulay upang matunto ng aswang. Natakot man ako ay nilakasan ko na lamang ang loob ko. Inihanda ko ang sarili sa mga sinabi ng matanda na maaari kong maranasan habang ginagawa niya ang ritual ng pagpatay sa aswang. Una ay kinakailangan ng dugo ko habang napakaraming salita ang inuusal ng matanda. Dito na nag-umpisang tila mabingi ako at nawala pati ang paningin ko. Alam kong gising ako at may malay, subalit wala akong marinig o makita man lang. Ngunit ramdam ko ang init ng mga kandila at ang amoy ng usok ng kamangyan. Sa punto de vista ko kalakbay, ay tila napakatagal kong nasa ganong sitwasyon. Tila oras ang hirap na dinanas ko. Ngunit nang bumalik ang ulirat ko ay 30 minuto pa lamang daw ang nakalipas ng umpisan ng matanda ang proseso. Kalakbay, nagawang matunton ng albularyo ang may gawa nito sa akin. Anumang oras di umano ay kayang-kayang wakasan ng albularyo ang buhay ng aswang kong huhilingin ko. Ito ang kondisyon ng ritual, nang dahil sa ako ang nagtataglay ng marka. Walang bisa ang gagawin ng albularyo kung hindi ito magiging bukal sa loob ko. Subalit nang itanong ko naman sa matanda kung taga saan at sino ang may gawa sa akin ng pagpapahirap, ay ganun na lamang po ang gulat ko. Si Andres. Opo, kalakbay, tama po kayo. Si Andres ang may gawa ng mga nangyari sa akin. Nagawa itong makausap ng albularyo. Napag-alaman namin na nabigo si Andres sa panliligaw kay Consolacion. At ang mas nakakagulat pa ay inamin ng dalaga na ako ang dahilan. Nagka-interest ito sa akin sa hindi ko malamang rason. Dahil dito ay nagtanim ng galit itong si Andres. Kung kaya't lumapit ito sa kamag-anak nilang may alam sa itim na karunungan. Hindi aswang si Andres, subalit ginamit niya ang karunungan ng mga aswang at makakaliwa sa tulong ng kanyang mga kamag-anak at sa hindi namin malamang sakripisyo para maipahamak ako. Ayon kasi sa matandang manggagamot, ay kinakailangang mabigat na alay ang pagsasagawa ng sumpa na ibibigay sa akin. Ngunit hindi na namin ito nalaman pa. Hindi ko naman po hiniling ang pagkamatay ni Andres. Ngunit ayon sa matanda ay mismo ang sumpang ibinalik niya ang papatay kalaunan sa dati kong kaibigan. Hindi na po namin ito ipinalam sa mga magulang ni Andres nang dahil sa alam ko ang mararamdaman nila oras na malaman nilang nalugmok sa kasamaan ang kanilang anak. Siguro po ay mas maganda ang alam nila ay nabiktima ito ng aswang. Sa nangyari ay napagtanto ko na kahit anong bait pala ng isang tao at kahit gaano mo ito abutan ng tulong, kapag nasagad ito at labis na nasaktan, ay makakaya nitong makagawa ng mga bagay na hindi mo akalaing posible para lamang makaganti. Tungkol naman po sa batang babae ay walang malinaw na kasagutan ng matanda. Hindi ito aswang, subalit hindi rin ito tao. Maaaring nagpakita lamang talaga ito sa akin upang magbigay babala o di kaya ito ang aking gabay. Walang makakapagsabi. Sadyang misteryoso lamang ang mga naranasan ko na kung ikukwento ko man sa mga kabataan ngayon, batid ko na mahirapan na silang maniwala. Subalit ito ang kwento ko at ang kasaysayan ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po kalakbay at maraming salamat sa pagsama sa aking pagbabaliktanaw sa aking buhay. Lubos na gumagalang at isasasolido niyong taga-subaybay, Gabriel ng Estancia, Iloilo.